Go, let's go mga brother, and we'll move forward with our draft picks, mga brother. So nga pala, first pick natin would be the team Synchronized, second pick natin would be the King Lang Cute sa Gapo. I'm so excited, di ko alam kung paano natin, paano nila gagawin to. I'm expecting Helgert, I'm expecting Claude and Ling, makikita natin one of them mga brother. Tignan natin, I'm hoping. Pero binan nila, nag-background check na to mga brother for sure. So Ling was banned mga brother from the side of Synchronized, and Esmeralda has been banned for the team King Lang Cute sa Gapo. So this is a high level drafting. Tingnan natin mga brother paano nila gagawin to. Hindi ko rin alam, no. So ako relax lang. Basta alam ko respect ban na lang sila mga brother. I know nag-background check sila sa isa't isa, and respect nila dahil top global link to si brother Kizzy. Respect ban yan, they won't give the link. Even Claude. Claude is also a top 1 na Claude to si brother Kizzy sa Sambales. So they banned Popol and Kupal, so I'm expecting Claude to be open. Ewan ko ah, kasi sa side nito nila Kizzy is nagbibigay sila ng hero eh. Pag nakakalaro ko si Kizzy, nagbibigay sila kahit meta hero, kakounterin na lang nila through supports and tanks. Alam mo yun, doon nila ikakapitalize yun. As what I've told you mga brother, ibibigay nila dyan si Claude. Now Claude will be open. Depende na lang kung kukunin nila. Pwede nilang unahin ng Kaja. Marami dyan. Kaja, Kufra, pero merong Atlas. So I guess mas maganda kunin nilang Kaja between those picks. Pwede sila mag offlaner, pero is either Kaja or Claude yan na. So they went for the Claude. Ito ngayon maraming open. Magiging mapaglaro to mga brother. Magiging mapaglaro to. So they went for the Uranus. They want a sustain offline and they want a crowd control tank. I would go for the Atlas. Maganda kunin nila yung Atlas para meron silang at least crowd control na tank. Pero kung gusto nila ng sustain, they could go for the high loss. Kung gusto nila ng aggressive gameplay, meron naman silang magiging agre. Meron tayong Grack pick. So marami pang tank mga brother. They went for the Joy and the Atlas. Ayan ang sinasabi ko. Mas maganda meron ko ng crowd control kesa maban pa yon. We still have health card open mga brother. Pwede pa yan. So they can at least counter the Blazing Duet. So habang nagbe-Blazing Duet yung mga brother, they could just trigger and they could just use the Dark Knight Falls to avoid, di ba? To evade the ulti of Claude. So marami pa dyan. So malawak ang draft pick. Malawak ang drafting kapag dating sa custom draft pick mga brother. Ibang-iba. Unlike sa rank game na tatlo automatic ban na. So yan. Tingnan natin. So they went for the Tamus. Tamus has now been picked as an offlaner po. So kompleto na to, kompleto ng side lanes ng team King Lang Cute sa Gapo. Whereas meron pang side lane opens dito for the blue team mga brother, team Synchronized. Marami pa tayo diyan na may Xborg, may Masha pa. Masha is also a semi meta hero, semi OP pick mga brother. Now they went for the ban Kaja. Dapat siguro mas maganda for me mga brother, hindi na nila binan yung Kaja. They went for the Kaja na lang as a support. Pero marami pa naman, baka may plano sila. We still have Farsa, we still have Valir, 'di ba? We still have Luyi as a support. No, marami pa men. Angela, so ito Bruno. Akimi, is either Kimi, Bruno. Okay, mid lane na Leomord. O mag-eksperimento ka Aldous mid lane. Medyo naguguluhan ako. Badang. Kaya natin ha. Kala ko badang eh. Bibiglayin mo. Ito, Harit. So Harit. Oo nga pala, no, nakakalimutan ka. No. Harit is also one good counter din kay Claude dahil may sustain yan na shield. Tingnan natin. Nagugulo na. Tingnan natin ha. Nag-iisip-isip pa sila. So ito, pinagmimitin. Game 1 pa lang ito. Meron pa tayong game 2 and possible game 3. Marami pang open. Wala pa nakagamit ng lance ng matino ah. So far mga brother, wala pa naman. So they went for the carry. This is an old school 1v1 marksman, OP marksman mga brother. It's Claude in against the carry. And now
they will just go down, that this the things will this match will go down with the rotation na lang. Rotation and pick off objectives, ganking, doon na lang yung magkakatalo mga brother. So tignan natin kung paano nila i-initiate and execute ang kanilang plans. They should have plans mga brother ahead from this. So tignan natin mga brother. So let me introduce the teams mga brother for the team Synchronized mga brother. We have Wendell for the Luigi Rogbu or si Ratbu for the Joe. Hi for the Atlas, Rinka for the Claude, and brother Leo for the Jawhead. And for the team King Lang Cute sa Gapo, we have Kisi for the Carrie Missy, ang kanyang jowa, papatungan siya ni Ma'am Missy using the Angela. Kurt for the Uranus, Max for the Kufra, and King QT forever para sa ating Tamos mga brother. Now maganda to di ko alam mahirap magsalita mga brother. Makikita natin yan sa early game. Sino magdi-dictate ng early game? Yun ang malaki ang chance manalo mga brother. Yun, malaki ang possibility na yun ang manalo. Dahil ang early game for both marksman ang pinaka-importante. So that, now, we will move forward to the land of LOL. Ay, Dawn. Shoutout nga pala sa buong Brotherhood Nation dyan mga brother, sa lahat na nanonood. Please keep on sharing the live and napabuti natin ng 100 plus shares na mga brother. So ito, tingnan natin ang rotation. First objective dito will be the red for the team Synchronized, and then red also for the team King Langkit Sagapo. So both teams are checking out each other on the side lanes. Dito, side lanes din. Ito mga brother, lugi dyan si, medyo eagle dyan si Chow mga brother. Dahil stay lane lang yan. Dyan lang yan, dialis yung Uranus natin. Masyadong epal yan. So, mas maganda, if I were the Chow, I would go for a rotation. Kailangan nila mag-rotate na matino dito mga brother. Si Chow, clear way, tas rotate. So, we have here a red buff na. Then, going for the blue buff naman ang ating carry. So, pa-kompleto na ng buff tong marksman na kabila. Pero both Lito Wanderers had been taken by team Synchronized mga brother. So ito, rotate sila sa crab, then top lane manabang. Ito naman si brother Claude, si Rinka ay magro-rotate naman sa top crab. So ganoon na lang maging rotation niyan mga brother. Wala naman naka-retry on both teams. So pwedeng contest bawat objectives dito mga brother. Mid lane being cleared out by our Synchronized team. So babalik sila sa top lane after clearing this one. Then pumasok bigla si Max. Tingnan natin, ang ganda na pasok. Bouncing ball. Makakatakas si brother Wendell. Wala nang takas mga brother. Kisi being aggressive. Kasama din si Angela Missy. Tulong-tulong lang mga brother. Jowa sa jowa. Pag wala kang jowa, mahina ka brother. So inspired na inspired din si brother Casey mga brother, dahil todo support si Ma'am Missy sa kanya. Nako, mahirap, hindi lang ML to mga brother, relationship goals pa to mga brother. Now at least Rinka still has been saved, diba? Na-spare si Rinka doon. Pero so far mga brother, Casey with a bounty hunter mga brother, 101, may additional gold na siya. Rinka trying to kill King Cutie forever, pero hindi, masyadong masakit tong ating Tamos mga brother. S is coming from Leo na eliminated, pero still at least nakuha ni brother Rinka ang kill doon. But yun nga lang, ang emblem dito ni brother Rinka is the killing spree. So wala siyang additional gold dito. Max nag babalak dito, bouncing ball, pero pang mambaot lang. Rinka still being safe mga brother, still playing it safe. Maganda yung ginagawa niya. Blazing duet sa creeps, maganda yan, nag-iipon sila. So tingnan natin, very passive so far para kay Claude. Tama lang yung ginagawa niya. Claude needs item, and Claude is an item dependent hero. So na back sila dito sa mga objectives nila. Item check natin. So makikita nyo mga brother, 1-7, ang ganda ng ginagawa ni Claude, kasi pantay lang sila ng carry. Although si carry naka bounty hunter, and nakakuha na lang siya ng kills. Si Max pumasok, tingnan natin, hindi, BMI out lang mga brother. Hi pagtutulungan dito pa, level 4 na yan, level 3 going to level 4. Pero tingnan natin, ang ganda ng crowd control doon coming from Wendell. Sanib si Adjali dito kay King Cutie forever. Hindi kaya magtampo dito si brother Casey at ibang pinatungan ni Ma'am Missy. Tingnan natin mga brother, pero objective will be taken care of the team King Lang Cute Sagapo mga brother. Maganda yung ginagawa nila. They are being aggressive sa objective, cutting the creeps with a Rogbu, cutting the creeps on top lane mga brother. Then Kurt backing up the top lane turret. Tingnan natin, wala pang rotation dito na maayos ang so far ang team Synchronized. All
Pero I like what they are doing, mga brother. As much as possible, they are trying to avoid clashes. Because they want cloth to farm well, mga brother. High-high, delikado dito, mga brother. Masyado ata maraming. Ang ganda dito na nga, flicker SS ni Kupra, mga brother. Pero ganda rin ang balang doon na ng team King Lang sa Gapo na pagtulungan si Brother Weddle. Pero masama pa rin na pasok ni Brother Rogue mo dito. Mamba out ka na, brother. Wala kang magagawa dyan. So, kills came from Missy. No? So Missy now has a 301, whereas ati si Brother Kissy natin is a 103. So ganun ka sweet si Brother Kissy. So lahat ng kills binibigay niya sa kanyang jowa. So this is not only a game, this is also a thing for them, for the two of them, mga brother. Relationship goals indeed. Yun na yun, mga brother, mapapatunayan mo to. Kill mo na, binigay mo pa, di ba? Ganong kalupit yun, mga brother. Pero Brother Rinka is doing well. Brother Rinka has no deaths. 100 with the killing spree emblem, mga brother. Now tingnan natin, ejector coming from Duhaid, SS coming from Duhaid, napagtulungan, crowd control coming from Wendell, mga brother. Ang sakit noon. And maganda kasi binibigay nila yung kill kay Brother Rinka, and Rinka is being fed also, mga brother, slowly and delikado ang late game potential ng ating cloth. So now item check with the 5 minute mark, naka Demon Hunter na dito, mo masasabi na Rinka is doing very very well so far, dahil 3-6 and versus 3-9 na lamang yung kills ng team King Lang sa Gapo versus sa team Synchronize, nakaka-farm pa ng Demon Hunter, cause 5 minute Demon Hunter is a very standard time for a Demon Hunter sword cloth. Maganda ang ginagawa dito ng team Synchronize, mostly si Brother Rinka, no? So yun ang pinaka maganda dito, mga Brother Rinka is playing it very very same and very very quiet, farming very quiet, mga brother, rotating all around the map and at least trying to kill, if hindi out na lang, not diving too much. Hindi na siya nagbibigay ng possibility na makakuha pa ng kill, pero ito makatitake ang objective the turtle from ni Claude, mga brother. Pero in exchange naman ang bottom lane dito si Joy, delikado ang sitwasyon. Casey ejector coming from La Leopard just to get out of the shit, mga brother. Tamang mambaw na din si Brother Casey at King Cutie Forever dito, mga brother, and tamang def lang dito sa mid lane ng ating support and tank. Whereas ito si Brother Inca being very very cautious and very very hardworking pagdating sa rotation sa map. Gusto niya mag-farm lang siya ng mga farm. That's how you play Claude, mga brother. Pero si Brother Haya delikado pa. Hindi, mamba out lang, tamang second skill lang. Ang ganda na ginawa doon, checking the bush, then second skill, mamba out lang dito. Pero delikado at si Brother Rinka. Hindi siya, brother, meron na yan, ha? Masakit na yan dahil may Demon Hunter. Mararamdaman to ni Brother Kurt flicker out, pero hindi na yan, tamang normal attacks coming from Claude is deadly na at this rate. Pero ito, titingnan natin, back up ang ating tank and support, Wendell together with High kasama sa top lane. 4v4 to, mga brother, ang ganda ng S dito. Fatal Links coming from Atlas, pero hindi, isa lang din naman, walang backup, walang follow-up. Pero si Rinka, naka-focus pa rin kay Brother Kurt. Mali ata na kanya nakahihiro lang, mga brother. KC dito, normal in lakad matatag. Basic duet coming from Claude, Rinka, ang ganda na ginawa, double kill coming from Rinka, mga brother. And then Kurt, delikado sitwasyon, triple kill ba? Hindi, nakuha ni Brother Weddle. Pero at least, mga brother, nakita nyo ang potential and a deadly potential late game dito sa Claude. And now we are up sa mid game, mga brother, and may steal pa dito ang red buff ng ating carry. So nakita nyo, mga brother, early game na take ito ng team King Lang sa Gapo, but still Rinka knows what to do. Rinka is patiently farming and patiently trying to farm up items. Yun ang alam niya yung gagawin niya, mga brother. That is the most important thing lang na if you're playing Claude. And Claude now has, tignan natin, mga brother, going for, this is a very wise decision, mga brother. You don't need an early golden staff, dahil using the Art of Thievery, meron ka ng 10 stack, you have attack speed, you have movement speed, all you need is damage, mga brother, and that will be provided by an endless battle. So ito, mga brother, delikado ata si Brother Kurt, pero hindi, naka-TP out, maganda ng banat doon. Pero hindi ko nakita ito, mga brother, naka-pick off pa nga doon si Brother Leo, pero namatay rin siya. In exchange, palitan lang ng dalawang fighter, pero pasok din si Brother Max just to steal the red buff of Team Synchronized. Pero ito sa top lane, delegado at si Brother Kurt, masyadong malambot pa si Brother Kurt sa sitwasyon na to. Si Rinka, meron na siya papunta, meron na siya ng papunta na to ng endless battle.
Battle Plus sa Demon Hunter. Tama, objective na sila. Tingnan natin ang gagawin. Kurt is now feeling the pain of normal attacks coming from Claude, mga brother. Now, objective, top lane, open na. Top lane, third tier turret na ang natitira dun sa top lane na ng team. King lang cute sa Gapo. Tingnan natin si Brother Max pumasok. Wala naman tinamahan para si Brother Hi-Hi. Pero delikado, mabawot na din. Bouncing ball, paalis. Pero si Joe, tingnan natin si Brother Rogue. Very silent ha. Hindi natin masyado maramdaman si Brother Rogue. Ha? Kasi wala siyang magagawa actually dito. Mahirapan siya now. Claude sa farm of 7-5 versus a 6-1 farm kay carry natin. So lamang na lamang. Makikita nyo kung gano'ng ka-efficient mag-farm ang ating brother Ringa dito. So Ringa is doing well. Mga brother SS, ang ganda dito. Tignan natin, ang ganda na sakto doon. Brother Hayay, hindi na. Tama lang din mambaot. Kala ko may kasama siya mga brother. So si Atlas lang pala ang naiwan doon. So Rogue needs to go segue sa ibang lanes mga brother. Pero at least, pinaka-importante dito mga brother is Ringa. Ringa is the funnel. So Ringa is the funnelist mga brother. Kung may TikTokerist, may funnelist. Ito yun. So we have Angela, pinatungan si Brother Kurt. Tingnan natin ano mangyayari. Pinag-init si Brother Wendell. Pero na dito, Fatal Links, ma-activate ba? Na-activate ang Fatal Links. Dito, naipit ba naman si Brother Missy? Naku po, napiko pa nga ang Claude, mga brother. Ringa is down, mga brother. Napatay pa si Brother Wendell. Napatay rin si Brother Rogue. Now, we still have Leo and Ahay. Pero hindi, delegado pa rin ito, mga brother. And Lord is now up. Pero at least, mga brother, with those three trades, wala ang ating brother, wala si Brother Kissy dito. Kissy is down. Buti na take nila yon kasi kung di nila na take ito, possible na makuha ang Lord. But still, they are still moving forward with the Lord, mga brother. Leo is being blindsided ata dito, mga brother. He needs to back this up, mga brother. Dahil pag na-take to, delegado to. So, malaki possibility na makakuha to ng red team. Dahil marami sila dyan. Tulad na sinasabi ko, mga brother. Lewin, medyo late na, mga brother. Ang ganda ng S doon. Coming from Max. Sino makaka-take? Na-take to ni brother Tamus. Tamus na together with the Angela. Na-pick off pa nga si brother Ogbo doon. Na-pick off din sunod si brother Wendell. Sunod-sunod na, mga brother, ang pangyayari. Rinka now is still kakaspawn na ni Brother Ringa dito. Kakaspawn, delikado na yan. Hi-Hi will spawn to in a short amount of time. Pero lugi pa rin sila dito mga brother. Nakuha ang Lord. Patuloy na yung push. Nagkamali sila. Ang ganda na sana ng game ng Claude doon ng mga brother. Pero naging maasing manggalawan nila. Hindi na sila masyado nag-plan. Pero tignan natin si Brother Hi-Hi. Mag-activate ba na Fatal Links? Hindi na mga brother. Tama nga, panakot lang. Pero Lord is now on the bottom lane mga brother. Pero naging aggressive. Fatal Links na-activate. Hi-Hi delikado. Pero namatay si Brother Hi-Hi. Pero free hit dito coming from Brother Ringa. Wendell is now free hitting also mga brother. Patay si Brother Max. Si Rogue ba delikado. Free hit. Naku po, blazing to it coming from Claude. Pero na-activate ang windshot mga brother. Kissy delikado. Namatay si Brother Kissy. Next si Brother King Kitty forever mga brother. Sino pa ang matitira? Natira na lang Brother Wendell dito. Sunod 1v1 sa support to support to mga brother. Missy versus Wendell. Sino ang matitira mga brother? Pero wala, mamba out na lang. Ang ganda lang nagawa doon. Siguro maganda na lang ang ginawa doon ni Brother Brother Hi-Hi. Talagang binigay niya na lang. Alam mo yun, Fatal Links na lang to the death, di ba? Last Fatal Links, last SS ko na to, gawin nyo na lang, magpapakamatay ako, matitira sa iyo lahat, Ringa, ikaw na lang to, di ba? Sincerely yours, Ringa, di ba? Ang galing mga brother, ang ganda na ginawa doon. So, comment kay Brother Hi-Hi for giving out the Fatal Links just to sacrificing himself with the Fatal Links just to kill most of the team. Most of the players of the team, King lang kit sa Gapo. So we have here Ringa. Let's check the item, mga brother. So far, we have Ringa here going for the, I'm guessing it's either Queen's Wings or an Immortality. Pero Johed, tingin muna natin dito, mga brother. Johed is now being chased by Brother Kurt. Hi-Hi, backing up Johed. Pero wala mangyayari. Si Rogue dito, delikado. May Purify yan, brother. Ang ganda naman ng flicker out doon, mga brother. Kurt, now, following Rogue. Pero ito, si Ringa masyadong aggressive. Delikado yung brother. We have here the Tamos King 20 forever. Pinasok lahat. Naku po, Blazing Duet lang. Dalawa lang tinamahan, mga brother. Walang SS ang Claude natin. Kalaban dito si Brother Kissy. Now, Kissy, naku, 1v4, mega kill coming from the Claude. Rogue, delikado rin. Leo, binato dito, pabalik si Brother Max. Max now, naku po, muntik na mga brother. Ang ganda ng banatan doon. Trade lang, walang trade actually na nangyari. Ang nangyari lang, namatay si Brother Kurt. Diba? Pero actually, yung pinasok doon ni Claude, ni Ringa, ni Claude ang, kasi delikado yun eh. Pero ito, basic to it. Ganong kainit ang laban ng mga brother. Mainit ang ulo ni Brother Ringa dito mga brother ha. Isa lang, blazing to it na kagad. Kahit sino yan,
Blazing Duwit kagad, di ba? Wala nang paki, ikaw tang Blazing Duwit kagad, di ba? Walang tipit-tipit dito ng ulti coming from Brother Rinka. We need the kill, we need the map control, we need to get the upper hand. Alam ko nagkamali ako kanina, pero now ibabalik ko yung pagkakamali ko with my Blazing Duwit, mga brother. Ang ganda na dito, pasok dito ni Brother Max. Pero hindi, tamang ejector coming from Brother Leo. Naipid din si Brother Max, masyado ata maasim. Hindi niya tinignan yung mapa, pero naka-flicker out pa nga. Ang ganda, kissing dito, may sanip ng Angela. Kissing missy combination, Jowa S na, di ba? Relationship goes, pero hindi, mamba out na lang sila, mga brother. Tama lang yung ginawa nila. Maganda yung ginagawa nila, Rinka. Nabibili po ako dito kay Brother Rinka. Alam niya yung... Although nagkamali siya kanina ng isang beses, pero alam niya na hindi na dapat maulit yun. One mistake is enough to learn from it, mga brother, and it won't happen again. Sabi niya, sorry brother, sorry pre, mali ko yun, di ba? Di ba, alam ko, sabi niyo, bumili ko Alfonso lights, binili ko MP lights, sorry pre. Ganun ang nangyari, mga brother, pero delikado at si Brother Leo dito, pinasok ni Brother Kurt, pero nag-guess si Brother Wendell dito, Rogue Boo backing up the top lane, pero hindi, lahat sila nagbambaw na lang, because Lord is now up for grabs, mga brother. Delikado dyan, ha, one wrong, isang maling mistake, di ba, mga brother, one wrong, isang maling mistake is fatal na, dahil una sa lahat, up na yung Lord, Rinka is trying to poke the Lord, trying to bait the team, King lang kit sa Gapo. Gusto nilang sila mag-move forward dito. Wala namang kwenta yan kahit mag-idami sila coming for the Lord. Pero Fatal Links, di na tinitipid, mga brother. Naku, Blazing Duwit available again, mga brother. Ang ganda sa brother missy dito. Pero mambaw na lang si Brother Claude natin. Alam nila, wala nang Blazing Duwit ang ating Claude. Tingnan natin kung anong mangyari. Kailan i-capitalize to ng team, King lang kit sa Gapo, mga brother. Pero hindi, Rogue Boo dito, nag-aabang lang. Tingnan natin kung paano, wala tong Purify ata, mga brother. Sipa, pero hindi, Way of the Dragon, walang nangyari, mga brother. Mambaw na dito, Kurt is now bullying ang Rogue Boo, hindi, mambaw na lang din, pero ito, tahimik, very, very quiet, na quietly, Lord is now being taken by Claude, mga brother, Rinka, binabox out na dito ni brother, Fatal Links activated, wala itong Purify, mga brother, pero Kurt, now, trying to go to the Lord, mga brother, pero wala, bullying Wendell, wala pa rin magagawa, eto, mambaw na lang, wala nang natitila, mga brother, now, Rinka has taken the Lord, mga brother. Team Synchronized is trying to take the upper hand of this game, mga brother. So far, ang ganda ng labanan. It's back and forth. Hindi nagbibigay ng isa't isa. Maingat ang bawat MM ng bawat isa, bawat team. So we have your win chant for Kari. Ito na, hindi na nag-immortality si brother. Pero hindi, delikado ata ito, mga brother. Kisi, we have here a three-man gang. The possible gang, mga brother. So, one wrong maling mistake dito. Tapos talaga dito si Brother Rinka. Tignan natin, mapipredict ba ni Brother Max? Pero hindi na lang, nakabantay dito si Brother Hi-Hi. Na-check na dito ni Brother Hi-Hi, mga brother. Pero Hi-Hi, dito ang bilis, lumakad ang buhay. Pero meron siya, mga brother, na immortality. Kaya walang tapang, walang takot nung lusog, mga brother. Okay lang sa kanya, mag-check ng bush. As long as Claude is feeling safe. That is the important part, mga brother. Pero Lewin ata delikado dito, mga brother. Mali ang kanyang check boost, mga brother. Ejector, wala pa rin tala. Pero hindi! Nakamapout pa nga. Ang ganda ng flicker out doon ni Brother Lew. Isang kaperinggunta na lang. Natitira, mga brother. Kahit langgam, kahit patin dyan si Brother Lew. Nakaalis pa rin, mga brother. Pero we have you, Blazing Duwit activated by Brother Rinka. Naku, Missy is now on the verge of death, pero hindi nakatakas pa rin dahil sa immortality niya, mga brother. Pero now, bottom lane turret has been taken by the Team Synchronized. Open na ang bottom lane. Now, they are trying to take the mid lane, mga brother. Hindi. Meron pa lang natitirang third tier turret on both top lanes and mid lane, mga brother. Pero ito, tingnan natin. Masakit, mga brother, ang pong ng ating Brother Wendell with the use of the yin and yang skills. So, masakit yan dahil may crowd control yan. So, aside from the damage, mga brother, meron din crowd control yan. So, poke coming from this, Luigi is deadly also and very annoying yan. So, good shit, mga brother, so far with both teams. Yun nga lang, nagkaroon na... With this map, as you can see, lamang na lamang na dito. Lamang na! Hindi naman lamang na lamang dahil possible pa rin. This is a two-way side din natin. Alam kung sino mangyari, mga brother. Ang hirap mag-predict kung sino talaga, di ba? So, tingnan natin din si Brother Hi-Hi, mga brother. Maganda yung kanyang check push lang dito. Stay push lang sila. They need to give vision sa ating Claude. Rinka is still doing his job. Farming. Hindi ko na alam. Siguro pa farm niya lang to. Kahit luck item na siya. Tapos pamimigay na lang sa ayuda, di ba? Ano mga nangangailangan. So, kailangan mo kari ng item? Ito. Ano pang kailangan mo? Ito, di ba? So now,
mga brother, wind chant, meron pa si Kari, meron siyang breastplate dito mga brother para meron siyang movement speed na magagamit every time he uses his skill. Plus armor dun sa ano na yan, mga, sa breastplate niya. Plus armor together with the Queen's Wings mga brother, 'di ba? Meron tayong damage reduction diyan. So we have for the cloth, deadly na rin 'yan. Meron siyang Queen's Wings also. Tas yung very standard build kay cloth mga brother. Hindi niya tinatanggal tong ang Raptor Machete dahil meron niyang damage penetration. So importante 'yan. So cloth is just Rinke is just trying to stack up the Art of Thievery. Yun lang, he's trying to spam the movement speed and the attack speed of cloth mga brother. Yun lang, they're still waiting. So cloth is waiting for the setup of Hi-Hi and Wendell. So yun ang pinaka-importante do mga brother. Pero tingnan natin, even Lewin can take. Tingnan natin, Delicado to mga brother, top lane KC Delicado, pero wala nang tinamaan ng fatal links. SS Winchan being activated mga brother Rinke. Ano ba bang gagawin natin dito mga brother? Wala na mamba. Pero nararamdaman ni Brother Rinke. Nararamdaman ni Brother Rinke kung gaano kasakit ang normal plus the second skill plus the passive of Brother Kisi. So masakit na dito ang ating carry. Pero pokes dead coming from Brother Wendell is deadly also mga brother. So hindi ka pwede magpat. Naku po! Rinke has now activated his Blazing Duet. Rinke is trying to get out mga brother. Delicado na siya dito. Now Kiss is chasing. Naku po, napatay pa si Brother Wendell doon mga brother. Together with the high mga brother. Rinke is playing it safe mga brother. Lewin and high. Naku po, Lewin and Rinke taking down the King Cutie Forever mga brother. Rinke, malakatakas pa nga. Maganda ang ginawa doon ni Brother Rinke. Malapit na siya mamatay. Kaya na to ni Brother Lewin. Pero ito, Rogue versus Kisi. Pero Kisi may kasamang Missy. Sino mananalo? Panalo mag-jowa mga brother. Yun. So, ito mga brother, lamang pa rin dito sa ang Team Synchronized mga brother. Dahil una sa lahat, nandito ang Claude. Nandito ang Atlas, nandito ang Fighter. So delikado sila sa team King lang kyu sa Gapo. Ang meron lang is ang Carry plus the Angela. So yan, Lord has been slain by ewan ko, kinuha pa talaga ni Lewin, 'di ba? Para ano, para cool, 'di ba? Kailangan hindi lang si Claude ang cool. Ako na magte-take ng Lord. Huwag mo nang kunin pati 'yan, 'di ba? Akin na 'yan. Bigyan mo akong spotlight, mga brother. So now, even Lewin is deadly, mga brother. Even Lew is deadly, mga brother, with a BOD, with a Blade of Heptasis and this battle now going for, I know because meron na siyang Queen's Wings, he will go for the immortality. Napakakunat na nga to, magandang counter ng dominance ay si Carry mga brother. Now lahat sila dito ha, dalawa dito ang nag blade mail mga brother for Claude. Then we have Louis dito ang sakit dahil meron na siyang Divine Glaive. So yan, may magic penetration na. Tingnan natin kung ano mangyari. Hi will do the setup. Tingnan natin. Pero maganda, tama yung ginagawa nila. I commend the Team Synchronized. They know what they will do. Lord is just on the lane, on the bottom lane. Pero importante kasi the objective. So they took up the top lane turret. Now the mid lane turret. Now base is now open. The base of the Team King lang cute sa Gapo is now open. No? Open na mga brother. 24/7. Pwede na kayong bumili. Diba? Wala na. Hindi na nagko-close yan. Lahat pwede nang pumasok. Diba? Mura lang, makakabili ka na. So we have here Rinke trying to poke the King Cutie Forever pero tamang BMI out lang. Hi! Fatal Links! Pero ito, Blazing Duet activated na brother! Ang ganda ng bana to! Max, now, eliminated! Kisi, eliminated! Kurt, eliminated! King Cutie Forever, eliminated! Now, game 1 has been taken by Team Synchronized! Good game, well played from the team! King lang Cutie sa Gapo, mga brother, sobrang solid ng pinakita ng ang galing to ni Brother Rinke, shit! Woo! Ang ganda. Oh my god. Parang unang game pala na pause na ako, Brad. Fuck. Shit. Ang ganda ng laban na 'yun, man.